off point na po yung manok po natin. Ito po kadalasan nangyayari kapag inabutan na po tayo ng gabi or madaling araw. Sa mga hindi po sa mga bagong handler po na hindi po marunong mag-hold ng point ng manok, ayan, hindi alam yung perfect timing ng pagbibigay ng patoka sa manok, maaring sobrang gutom nila. Nakakapanghinayang po yan mga boss, ano, lalo na po kapag kunwari po pa-champion na po tayo, tapos yung pa-champion natin anga-anga, nangarayon pa. Imbis na may pagkakataon pa tayo na makapag-insurance or makapag-champion pa, wala na. Kasi nga, yung manok po natin, nangarayom na. Hindi na lumalaban. Ayan, cancel fight na po yun. Sayang naman po yung effort po natin. Ayan, magandang araw mga boss, ano? Ito po, welcome po to Sakto GFB YouTube channel. At sa mga nanood po sa aking page, ayan, flex ko po ang aking bagong page dahil nabanda naman po yung dati nating page. Siyempre, gagawa po tayo ng bago. Okay mga boss, may nag-message po sa atin, saktong-sakto naman po, wala po tayong maisip na content, ano? Nagtatanong po siya, ayan, si Boss Edgar Planco, nagtatanong po siya kung bakit daw po ba yung manok niya, ipinunta daw po niya sa sabungan, ayan, okay naman daw po sa kanilang manukan, doon sa pagdating pa lang po sa sabungan, paglabas pa lang po sa karton, nangangarayom na, okay? Medyo natawa po ako mga boss sapagkat naging experience ko din po yan. Okay, you know, kasi yung mga bagay na tinatanong sa atin, karamihan po, ano mga boss, ay naging experience ko din po. Ayan, nung araw mga boss, puro din po tayo palpak. Okay, napakalaking pagkukulang po natin sa ating mga manok kapag ganun po yung nangyari. As handler po mga boss, yun lang po yung nakikita ko dyan na pagkakamali. Kasi nga po, kasasabi ko lang, naging mga pagkakamali ko rin po yung mga yan. Okay, dito tayo sa unang dahilan, posibleng dahilan ha mga boss. Ang maaring maging dahilan kung bakit ganun yung manok ay hindi po siya sanay na ililipat-lipat ng lugar o yung tinatawag po nating rotation. Kaya dapat po nirorotate natin yung ating mga manok para masanay sila sa iba't ibang silid, iba't ibang pasilidad. Ano, para pagdating na ipupunta na natin sila sa Sabuan, kaya nga po nung tanong sa atin, hindi po maging ganun yung reaction nila sapagkat naninibago po sila eh. Okay, para po malinaw, lalo na po sa mga baguhan, sa mga newbies po nating mga kaibigan, ang rotation po mga boss ay ang paglilipat-lipat sa ating mga manok sa iba't ibang lugar nang sa ganun ay masanay sila. Okay, yun po yung tinatawag po nating mental conditioning at pwede rin pong maging physical conditioning ang tinatawag nating rotation. Bakit? Like if, for example, galing po siya ng cording, ililipat po natin siya ng fly pen. Okay, nasasanay na yung kanyang isip na mapunta sa iba't ibang lugar, natitrain pa siya. Okay, sa flypen po kasi mga boss, dyan po lumilipad-lipad yung ating manok papataas, pababa. Okay, pwede siyang maging mental conditioning, pwede rin po siyang maging physical conditioning. Ganon din po sa cording area. Paglilipat natin sila sa iba't ibang lugar sa cording area, nasasanay po siya na maging territorial kahit saan mo ipuntang lugar. Yun po yung punto po natin. At ito rin mga boss, marami pong hindi gumagawa nito. Okay, during pre-conditioning and first stage of or first week of my conditioning proper, ginagawa ko po dyan every day. Oh, mga boss, sinisilid ko yung aking mga manok sa box o sa karton nila. Okay, 10 to 15 minutes yan, stagman na yan ukak. Bakit? May mga manok po mga boss na kapag nanibago sila sa kanilang lagayan, yan po talaga ay mga ngarayom at maduduwag. Maari yun po yung naging dahilan kung bakit nangarayom yung manok mo. Ito mga boss, hindi ko po sinasabi na gawin nyo yung sinasabi ko. Ang sinasabi ko lang mga boss, ay maraking aspeto po ito kung susundin nyo. Kung hindi naman, okay lang po. Sabagat sinishare ko lang po yung aking experience. Ayan, tulad halimbawa po nito mga boss, ano? For example, first week of my conditioning proper, sa 21 days po ito mga boss ha, sa first week, everyday po yan. Pag may time po ako ng tanghali, sinisilid ko po yan sa karton. Okay, karton ng manok. Ito, napaka, hindi ko po dapat isinishare yung mga nito, pero dito nga po sa Sakto GFB mga boss, ay wala pong sikreto. Lahat po ng alam ko na epektibo po sa akin ay sinishare ko para po makatulong kahit papano sa mga tropa po natin na gustong magsimulang magmanok. Ayan, balik tayo dito. 10 to 15 minutes, ayan, sinisilid ko sa karton. Minsan pa nga, binubuhat-buhat ko pa yan. Okay, yung iba pa nga na napapanood ko sa mga Facebook or YouTube po yata, sinasakay pa sa tricycle, iniikot-ikot sa barangay nila. Ayan, pero para sa akin, napaka-OA na po nun mga boss. Sapat na yung may silid, maranasan lang nila na may silid sa karton. Hindi yung eksaktong day of fight na sakalang nila yung mararanasan.
Yun po yung mga posibleng dahilan kung bakit nangangarayom yung ating mga manok. At ito pa nga, baka naman po kasi mga boss, stress na stress yung manok during travel time mga boss, baka naman po napakakaskaseran yung magpatakbo. Regardless po yan mga boss, kung four wheels po, tricycle o single motor lang po yung mga hawak nyo sa karton. Ano mga boss, yun naman po, dapat po, pag may dala-dala po tayong manok, dapat po, lalo na kung derby tayo lalaban, agahan po natin magpunta para pagdating na pagdating po sa sabungan ng ating mga manok, mas mahaba yung panahon nila para makapag-rest, ma-adapt yung environment para po hindi sila manibago sa lugar o klima. Ito mga boss, ano, pakinggan po ninyong mabuti mga boss sapagkat napaka-effective po ng mga sinasabi natin dito. Sapagkat subok na po natin yan, naging pagkakamali ko rin po yan. Ayan, agahan po natin, huwag tayong malilate hanggat maaari para mabigyan po natin ng sapat na oras o panahon yung ating mga manok para makapag-recover sa stress sa biyahe. May mga nabibili na rin po dyan mga boss na mga stress buster na pwede natin ipatak o ipainom sa ating mga manok. Ano? Para po hindi po sila masyadong manibago during sa travel time nila. Kasi malaking aspect po din yan para ma-stress yung ating mga manok. Ayan. Yung mga dahilan na yan mga boss, talagang yan yung mga posibleng dahilan po talaga kung bakit po nangangarayong pagdating na pagdating pa lang sa sabungan ng ating mga manok. Okay. Let's say for example naman, nangarayom na sa taas na mismo ng ruweda. Ito mga boss, ano, dalawa lang po ang posibleng dahilan po dyan mga boss. Ito posibleng nailang sa ingay, nailang sa tao. Yan pa rin po ay part of mental conditioning na tinatawag po natin. Kaya dapat po, sinasanay po natin yung ating mga manok sa ilaw at ingay para hindi sila manibago during the day of fight kung saan nasa sabungan na po talaga sila o nasa tuktok na po ng ruweda. Nakakapanghinayang po yan mga boss, ano, lalo na po kapag kunwari po pa-champion na po tayo tapos yung pa-champion natin anga-anga nangarayom pa. Imbis na may pagkakataon pa tayo na makapag-insurance or makapag-champion pa, wala na kasi nga yung manok po natin nangarayom na, hindi na lumalaban. Ayan, cancel fight na po yun. Sayang naman po yung effort po natin. Pangalawang dahilan mga boss, ito, off point na po yung manok po natin. Ito pa kadalasan nangyayari kapag inabutan na po tayo ng gabi or madaling araw sa mga hindi po sa mga bagong handler po na hindi po marunong mag-hold ng point ng manok. Ayan, hindi alam yung perfect timing ng pagbibigay ng patoka sa manok. Maaring sobrang gutom nila. Ayan, ang maging masamang resulta po niyan mga boss, yung tinatawag po nating off point, kung saan lumagpas na sila sa kanilang peak na tinatawag, kung saan doon po sila pinakamalakas, doon po sila pinakamagaling, doon po sila magbibigay ng pinakamagandang performance nila, nais po natin. Ayan, pag nangyari po yun mga boss, na sobrang nagutom po sila, wala na pong ibang pupuntahan yan pag nilagpasan na po yung kanilang peak, kundi pababa na po yan. Okay, ibig sabihin yun po yung tinatawag nating off point. Kung saan yung manok po natin, wala na po sa kondisyon, wala na po sa wisyo yan. Kung hindi po yan mangangayaw sa laban, malamang hindi po yan magpe-perform ng maayos. Okay mga boss, sana po ay naliwanagan po yung iba nating mga tropa. Sana po ay naipaliwanag ko po ng maayos, sabot po ng aking makakaya, ang aking mga kaunting kaalaman. Sana po ay makatulong. Yan mga boss, sakto GFB po.